Yan. Or yung ating tinanggal na part ng kabuti na ginawa nating binhi nung nakaraan. So yan. Meron na pong tumubo. Yan, masisilip pa natin dito. Yun, meron pa doon isa. Nasa balat ng kamuting mismo kamuting kahoy. So yan. Isang mushroom, so pwede tayong magagawa ng maraming similya. So yun guys, pang limang araw na itong ating ginawang binhi ng kabuting saging. And nakita naman natin nung nakaraan na kumalat na yung kanyang amag sa buong garapon. So ngayon, ang gagawin natin, tatanggalin natin yung mga parte ng mushroom na inilagay natin. Ay, maipit. So yeah, tanggalin natin. So yan, tanggal na po natin yung isa. Ang purpose nito, kaya tinatanggal natin ay para maiwasan yung uod. Inuuod din kasi pag hindi natanggal yung parte ng kabuti na inilagay natin para gumawa ng similya. Ayan, kaya tinatanggal natin.
So ayan, ito na yung ating mga natanggal na parte ng kabuting saging. So in 5 days tanggalin na natin pag gumawa tayo para hindi siya mabulok doon sa ilalim ng pinagtamnan natin. So ang gagawin ko dito ay ilalagay ko doon sa compost na balat ng kamuting kahoy para may posibilidad pa na kumalat at tumubo yung ating pong mushroom. So yan, nandito po tayo sa na-decompose na balat ng kamuting kahoy. Ayan, so tinakpan ko lang para hindi pasukan ng mga manok. Hindi sirain ng manok. At ayan, makita natin yung mga ibang balat ng kamuting kahoy dyan. So ito yung ating tinanggal doon sa garapon kanina. So ngayon, itatanim ko rito sa atin pong decompose na balat ng kamuting kahoy. So yan. So ihuhukay lang to, mga kaibigan. Yan. So ito yung ating balat na na-decompose na. So ang gagawin lang natin ay ihuhukay lang natin itong tinanggal natin na part ng kabuting saging. So ganito lang kasimple. Yan. Ugayan lang natin. Then lagay natin yung atin pong tinanggal doon sa garapon na ginawang similya. Or pagkatapos nito, babalikan ko after 5 days kung anong kalalabasan. Yeah, so nandito na po tayo sa ating itinanim nung nakaraan na tinanggalan natin yung ginawa nating binhi. So ngayon, i-check natin. So check natin kung mayroon ng tumubo na mushroom. So ayan po, mayroon pong tumubo na mushroom doon sa pinagtanggalan natin ng part ng kabuting saging na ginawa nating binhi. So ayan na po. So nakakatulong yung balat ng kamuting kahoy para mapabilis yung pagkalat ng amag. Ayan. So mag-isang taon na or mahigit isang taon na itong aking YouTube channel. At isang taon na rin itong balat ng kamuting kahoy na substrate na hindi ko pinapalitan. Then, mayroon pa rin siyang tumutubo kahit hindi ko siya lagyan ng similya. So, yan. Pero ito yung atin pong inilagay na similya na pinagtanggalan doon sa balat ng kamuting kahoy.